ito, meron akong ginawa dito ng 3D, isometric. So mag kuwangin ako ng video. Good afternoon guys. Yung gagawin natin ngayon ay mag layout tayo ng mga switch, 1 gang, 2 gang, 3 gang switch. Maraming salamat sa inyong suporta. Please don't skip my ads para kumita naman ako guys. Magagamit yun ako sa aking mga video, sa pag-produce ng aking mga video. Maraming salamat. Ito na yung layout natin guys. Nung una, maglalagay na tayo ng switch. So, yung gagawin natin ay mag ilang ilaw ito. 1, 2, 3, 4. Paggawin natin 3 gang ito. Ito, dalawa magkasama. Ito, saka ito, living room. Saka isa doon sa labas. So, gagawa tayo ng symbol na switch. Letter S. Type ticks. Then, height. Text height is 200. Yan. Angle is 0. Yan. Tapos, type natin yung S. Caps lock na lang natin para malaki. Yan. Okay. So, yung ito yung symbol ng switch. So, pag ginawa natin 3 gang, lalagay lang tayo ng 3. Para 3 gang. Type ticks. Tapos, height tayo. Gawin lang natin maliit-liit na subscript niya. 150. Okay. Rotation angle 0. Then, type 3. Yan. So, yung 3 gang natin ay ito. Meron akong ginawa dito ng 3D. Isometric. So, kuwangin ako ng video gawa nito kung paano gumawa. So, ito lang muna. Switch lang muna. So, ito yung 3 gang. Tatlong switch. Isang plate. So, kailangan natin may ABC para madesignate kung saan yung ilaw, yung switch na ito, na una, pangalawa, pangatlo, kung saan yung kinokontrol niya yung ilaw. So, magdagdag tayo dito ng ABC. Yung symbol ng 3 gang is 3. Tapos, lagyan natin siya ng ABC. ABC. Ayan. So, ABC means ito yung designated, yung letters na to kung saan yung kinokontrol niya para saan yung switch. So, ayusin muna natin. Move. Lapit-lapit lang natin dito. Ayan. Move. Ito sa pinto. So, paglagay pala ng switch, pag makita nyo yung arrow na ganyan, ibig sabihin yung pabukas ng pinto dito. So, dito tayo maglalagay para di matakpan. Kung dito natin ilagay, matatakpan sa pinto. Ito, mayroon ako dito ng isometric. So, ito yung pabukas ng pinto. So, dito natin ilalagay yung switch. Basta may makita kayong arc na ganito, ibig sabihin yan, yung pabukas niya papunta dito. So, dito tayo maglalagay ng switch. Yan. Huwag natin pagpunti. Yan. Ito rin. Yan. So, maglalagay rin tayo ng wire dito. Maglalagay tayo dito guys ng wire papunta sa switch o conduit pa baba. So, gawa mo tayo dito ng layer. Layer ng para sa switch. So, ito yung layer. Mag-add tayo ng layer. Kailan natin wire switch. Switch. Tapos, kulayan natin. Gagawin na lang natin brown or 30. Okay. Yan yung kulay. Tapos, 0.3. Tapos, yung line type 0.30. Yung line type natin. Okay, line type, mag-load tayo dito ng nalang dash. Ayan, para may iba naman siya. Okay, ito na, may layer na tayo. Okay, active lang natin yung wire switch na ginawa natin. Tapos, type arc. Arc, then punta dito. Yan. Tapos may ilaw pa tayo dito, kailangan din natin dito magbalagyan siya ng switch. Secret na natin
copy. Yan, palitan natin yung subset niya. S1. Means, one gang switch. S1. Yan. Tapos, ito yung S1 natin. So, sa actual na layout, yung conduit niya, dito sa back. Isa lang yan, galing dito sa baba. Makiraan na lang yan, papunta dito sa ilaw sa labas. Ito yung mga box. Gagawin ako ng video dyan kung paano mag-actual layout. So, ito lang muna. So, arc, type arc. Ganyan natin ito. Yan. S1 naman ito. Yan. Kwarto naman, tugang lang gagawin natin. Tugang. So, copy. Yan. Tugang. Then, palitan natin ng 2AB. Yan, so ibig sabihin, ito lalagyan muna pala natin ito ng kung saan yung kinokontrol ng ilaw. So, pagayin lang natin. So, ito, letter A. A. Yan, so ibig sabihin, copy. A. Move A. So, ibig sabihin, yung dalawa na ito na letter A, ito yung kinokontrol ng switch na letter A. Ito siya. So, ito siya sa taas. Yung itong switch, letter A, yung kinokontrol niya is ito, A. Itong dalawang ilaw. So, ito yun. Yan. So, copy. Yung B naman, lagay natin dito. Yan. Ibig sabihin, itong dalawang ilaw, balitan lang natin yan ng B. Yan. Double click. Then, type B. Okay. So, ibig sabihin, yung dalawang ilaw yan, switch B yan. 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 Copy. Ito naman, C. Yung chandelier. Balitan mo lang ng C. Yan. So, ito yon. Ito yung B. Yung ibig sabihin ng B na ito, yung kinokontrol ng switch na ito, itong dalawang ilaw dito. Ang kinokontrol naman ng C, itong chandelier. Yan. So, yun yung designated. So, yung sa kwarto naman, lagyan lang natin, copyin lang natin to, AB. Meron na tayong AB dito, copy. Lagyan natin dito, ito yung A, halimbawa, yan. Ito na yung B, move. Yan, so ibig sabihin, separate yung switch nila, tugang. Yan yung symbol natin is 2, tapos yung subscript letters, yan yung indicate na ito naman na magkocontrol kung saan yung ilaw na kinocontrol. Copy. Ito naman, gawin natin yung one gang lang ito. Ito na lang kopyahin natin, dalawa. Copy. Yan, one gang ito. Ito rin, one gang rin. Yan. Move. Resolution din natin para mag-pantime. Maganda rin tingnan. Tapos, ito dito natin nalagyan ng pababa na wire o conduit na sa loob ng wire. Arc. Type arc. Yan. Yan, tapos ito naman, arc, type arc. Yan, arc. Yan, basta may arrow na yan, dito kayo maglalagay ng switch para di matakpan. Pwede dito, kasi pagbukas na pinto, matatakpan yung switch, hindi makita yung switch. So, dito naman sa bedroom, ganun din, kapayin na lang natin to. Dito para madali. Copy. Yan. Ayan natin dito. Yan. Lapit lang natin. Move. Yan. A. B. Yan. Sa kitchen, ganun din. Tugang na lang ilagay natin dito. Copy. Copy. Copy.
pinalagyan dito ng wire pabobotang switch. Copy. Arc. Type arc. Ayan. Ito naman. Arc. Ayan. So, lalagyan naman natin ng designated. Copy. Puro copy lang yan eh. Copy. Ayan. Copy to Alvin. Ayan. So, maganda ito yung pagsamahin natin. Para pwede niya ma-off. Kung walang kumakain dito sa dining, pwede niya ma-off. Yung para sa dining. Dito na lang, gawin natin the ayan. Erase. Hindi. Yan, so tapos na. Ayan na guys, nalagyan na natin ng switch. So sa sunod natin ay mag-layout tayo ng tubo. Actual, makikita natin sa actual, magtuturo ng paano gumawa ng isometric para ganito. Ito example ng living room. Living room, yan, isometric ko yan. 3D, mabigat kasi, di pa kaya guys, wala pa kasi akong budget para sa pag-upgrade ng computer ko, mabagal pag 3D. So, isometric lang. Makikita nga rin yan yung detalye, isometric. So, yan. Yan yung 1, 2, 3, 4. Ito yung box. Ito yung actual. Ito yung actual na paglagay na yung takbo ng mga makikita mo yung routing. Ito yung panel board natin, box. So, yun guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng isometric. Tapos, pati yung conduit layout para makita sa actual. Pwede nyo masundan. So, maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye. Bye. Selamat.